Nakakatakot ang balitang ito. Mukhang may gera talagang pinaghahandaan ang Estados Unidos. Isa kasi sa dambuhalang barkong pandigma ng US na sa South China Sea ngayon, ang USS Theodore Roosevelt. Kasalukuyan itong naglalayag sa West Philippine Sea, kasama ang 5th Bomber Wing ng US Air Force. Pero teka, wala ba kayong napapansin? Walang kahit anong China Coast Guard at wala ring Chinese Navy warship. Nagtakbuhan na ata. Ayon kasi sa 7th Fleet na ipinadala ni Admiral John Aquilino, walang kahit anong presensya ang nakita sa China. Nagsilayasan silang lahat. Alam nyo ba kung bakit? Hindi lang kasi carrier strike group ng USS Theodore Roosevelt ang nasa Philippine Sea, kundi ang pulutong ng guided missile destroyer at cruiser ng Amerika. USS Ralph Johnson, USS America, USS Howard, USS Dewey. Ito na ata ang may pinakamalaking Navy warship deployment sa saysayan. Dahil nga sa large-scale deployment ng Indo-Pacific Command sa Pilipinas, umiiyak na yon ang Ministry of National Defense ng China. Inireklamo si Admiral John Aquilino. Akala ko ba matatapang kayong mga Chinese? Ba't parang naduduwag kayong lahat? Asa na ba yung yabang nyo? Dito hindi raw naghahanap ng away ang China's Defense Ministry. Itigil na raw ng US ang panghihimasok sa gulo dahil wala raw karapatan ang US sa South China Sea. Muli namang sinisisi ng China si Pangulong Marcos. Si PBBM daw ang utak ng provocative action ng Philippine Coast Guard kaya lumalala ang sitwasyon. O diba, tayo pa ang masama at sinisisi kahit sila ang nagwa-water cannon. Inaakusahan rin ng China ang media ng Pilipinas tulad ng GMA News at ABS-CBN News na nagpapakalat ng fake news. Lahat raw ng ina-upload sa social media ay edited at mga peke. Pero sa huli, kahit parang papalag ang China, mga duwag naman pala. Nilinaw na hindi daw lahat ng away dapat idaan sa gera. Papwede naman raw idaan to sa maayos sa konsultasyon at negosasyon. Diba? Sabi ko naman sa inyo, tapang-tapangan lang yung Chinese military. Pero itago man sa publiko, mahalata mo na may malaking gulo ang posibleng sumabog. Kayo, handa ba kayong sakaling magkagera talaga? Lalaban ba kayo para sa Pilipinas? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.